what's up sa inyo mga kalokos? So nagbabalik na naman tayo para pag-usapan yung mga heroes na hindi mo akalaing papasok sa ban list. O yung mga heroes na binaban natin dahil nga sa sobrang lakas nila. Isa nga dito si Layla. Bakit kaya? Na-revamp na ba siya? Alamin natin yan sa video na ito. Kaya bago natin simulan ang video na ito, kung napadaan ka na naman sa channel natin ito, i-subscribe mo na yan at i-hit the notification bell lang sa ganun. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Number 10, Nana. Ang dating hindi natin gaano pinapansin na hero ay biglang pinagkakaguluhan. Mula nga na marilis dito ang bagong skin ni Nana na sana all may pambili. Minahal na siya ng mga players natin dito sa Mobile Legends. Literal na minahal dahil skin niya pa lang mahal na talaga. Marami talagang nabubwisit at napapalipat talaga ng lane kapag sinana na yung katapat nila. Mababanas ka talaga at masisira talaga dito yung diskarte mo. Lalo na kapag patuloy ka na lang nai-stand dito ni Nana. At wag ka, biruin mo yon. Kapag nakabuo pa yan ng glowing wand, sumasakit yan. Sinusunog ka niya kahit matagal ka ng sunog. Maputi nga yung katawan mo pero kulay uling ng singit. Hindi na nga naaarawan, tinatago mo na nga, ayun, sunog pa rin. Wow ha, ang lupit. Kulang na lang talaga mga moy sunog. Talagang mapapatakbo ka talaga at mapapaiwas kay Nana kapag ginamit niya sa'yo ang kanyang second skill. Nalalo pang nakakainis ito pag may glowing wand siya. Nag-iwan pa kasi siya dito ng damage sa'yo. Kaya naman dumating na sa puntong maraming nang nababanas kay Nana. Kaya ngayon, binaban na ngayon si Nana. Nakakasira kasi ng discard yan eh. Number 9, Lolita. Ang dating tahimik na unanong hero na hindi na talaga tumangkad kahit tulog ng tulog. Parang ikaw lang yan, Brad. Ay napunta nga ang hero na ito sa ating bandlist. Meron kasi itong ultimate na kapag nagtago nga siya dito sa damuhan, magiging invisible nga dito yung animation ng kanyang ultimate. Wow! Natanging mga teammates niya lang dito ang nakakakita ng animation na ito. Pero yung kalaban, hindi nila nakikita ito. Invisible yun para sa kanila. Parang yung invisible challenge dito sa TikTok. Na kapag ipinakita mo daw yung limang daliri mo sa camera, bigla ka na lang daw magiging invisible dito. Kaya naman yung ibang gumagawa ng challenge na ito, biglang naguhubad kapag alam nilang invisible na sila. Nakaramihan nga sa mga gumagawa ng challenge na ito, biglang pumapalpak. Nakikita yung bahagi ng katawan nila. Kaya ayun, ending viral sila ngayon. Alam ko na gagawin mo. Siguro isa-search mo yon na... Galawang Hokage ka na naman, Brad, ha? Balik tayo kay Lolita. Meron si Lolita ditong passive na talagang bibigyan ng bahagyang shield ang mga kasamahan niyang dumidikit sa kanya. Kaya naman bahagya rin sila ditong kumukunat. Ito rin yung dahilan kung bakit napunta nga dito sa ban heroes natin itong si Lolita. Speaking of kukunat na hero, heto na naman si Estes na isa na namang nakakabadrip na support hero ngayon sa Mobile Legends. Kaya naman madalas nating iban agad yan, auto-ban yan si Estes. Dahil nga sa may kakayahan nitong magpagaling ng mga heroes na maliliit na yung health nila, kaya niyang paramihin ulit na parang magic lang. Legit namang gagamot yan, Brad. Kayang-kaya niyang gamutin kahit anong karamdaman pa yan. Eh, teka lang. Magagamot niya rin ba pati yung katamaran? Simple lang ang sagot dyan. Hindi. Wala na talagang sagot sa katamaran. Yung tipong buong magdamag, nakahiga ka na lang. Maski na yung pinagkainan mo, sa next meal mo na lang huhugasan para minsanan. Ultimo, maligo nga eh. Tinatamad ka na rin. Aminin man natin dito o hindi, every 3 days na lang bago ka maligo ulit. Na minsan sa isang linggo, 2 beses ka na lang naliligo. Katamaran ba yung tawag doon? Hindi pa pwedeng nagtitibid lang? Para at least bumaba yung bill ng tubig? Kaway-kaway naman dyan sa mga taong hindi pa naliligo hanggang ngayon. Mag-ML na lang kayo buong magdamag. Make sure lang na iban nyo si Estes. Number 7, Hell Court. Kung mapapansin natin ay maraming natatakot talaga sa hero na ito. Gusto nga nilang ipaban eh. Alam naman natin dito na bahagya nga nating hindi magagamit ang ating skill kapag nag-ultimate dito si Hell Court. Ang dating maaliwalas sa paningin mo ay biglang nagdilim. Pare, brownout ba? Mukha nga, kasi wala na tayong pambayad ng bill eh. Kawawa naman tayo, quarantine eh. Wala na tayong magawa kundi matulog na lang. Kahit na minsan, tinatanghali na tayong magising. Tapos pag gising mo, wala pang makain? Talaga na bang magdidilim talaga yung paningin mo?
na parang si Hellcore. Sasamantalahin niyang umatake kapag ginagamit niya dito ang kanyang ultimate. Hindi mo na talaga alam ang gagawin mo kapag kalaban mo si Hellcore. Baka kasi ikaw na yung una niyang atakihin kasi low health ka pa. At malambot lang yung hero mo. Na dahil nga sa matinding kaba mo, titingin ka ngayon sa mapa. Pero wag ka, wala pa rin makita sa mapa. Magugulat ka na lang, unti-unti ka nang tinitira ni Hellcore. Kaya ayun, ending, na dead ka na naman, Brad. Mahilig nga ditong tumira si Hellcore ng mga hero na low health at malalambot pa. Pinipili ka niyang tirahin kapag madilim. Tirador yan kapag madilim. Kayo naman, tinagurian din yang ang hero na mahilig tumira kapag madilim. Yan si Hellcore. Number 6, Claude. Dahil nga sa bilis niyang makatakas at kapag nakabuo na yan ng gamit, napakakati ng marksman na yan. Madalas binaban na rin siya lalo na kapag nasa higher rank ka. Tinagurian niya siyang pinakamagaling na magnanakaw sa kwento. Nasa mga hindi pa nakakaalam, ang gamit niya nga dito kaya siya nakakapag-teleport ay ninakaw niya lang kay Dr. Ronnie, isang sikat na inventor. Nakalaunan nga ay minaster nga ni Claude kaya naman nagagawa niya mag-teleport na walang kahirap-hirap. Kaya naman ngayon, kinaiinisan na natin yung hero na yan. Ang bilis na nga makatakas. Ang bilis pang umatake sa'yo, Brad. Lalo na kapag naka-activate na yung kanyang ultimate. Magdasal-dasal ka na, Brad. Mauubos na naman dito yung health mo at siguradong dead ka na naman kapag malambot yung hero mo. Kaya naman sa sobrang inis dito ng mga players, ayun, binan na si Claude. Number 5, Bruno. Alam naman natin lahat ng unang version dito ni Bruno ay hindi gaanong mabenta. Hindi gaanong pinag-aagawan sa rank dahil nga sa medyo mahina dito ang kanyang skill. Pero wag ka, mula nang binago dito ang skill ni Bruno ay biglang pasok na naman yan sa ban heroes na talagang pinag-aagawan kapag hindi siya nakaban. Bigla kasing lumakas dito ang skill ni Bruno na lalo pang sumasakin sa bawat pag-atake niya. Kaya naman kinatatakutan siya ng ibang players dito. Na talagang pagsisisihan mo talagang dumikit ka talaga sa teammates mo. Kapag ginamit na nga sa inyo ni Bruno ang kanyang ultimate dito na napakasakit, tumatalbog-talbog pa. Tatalbogan talaga nito lahat ng mga kalaban na nagbibigay nga ito ng napakalaking damage. Kaya naman mapapalayo ka talaga sa mga kasamahan mo. Kahit gaano pa kayong kaklose ng kasama mo, lalayuan mo pa rin siya. At kahit pa magshota pa kayo, no, mapapalayo talaga kayo kapag ginamit na ni Bruno dito ang kanyang ultimate. Kasi nga walang forever. Maghihiwalay rin kayo. Tignan mo ngayon bilang patunay. Hindi mo nga makasama ngayon yung shota mo eh. Hanggang text na lang kayo at chat. Kasi nga, quarantine. Number 4, Franco. Dahil nga sa marami na rin gusto mag-Franco, marami na rin ang mga players na namamaster na ang paggamit ng hero na ito. Nakadalasan nga bihira na lang sila pumapalya sa pag-hook. Animoy, gamay na gamay na nga nila ang pag-hook kay Franco. Or gawin na lang natin kayang panunungkit. Dahil nga sa galing nilang manungkit ng iba't ibang klase ng hero, ay walang kahirap-hirap lang nilang sinusungkit ang mga ito. Na parang halimaw na nga si Franco sa laro kapag nasungkit ka nito. Kaya naman dumating sa puntong hindi mo talaga inakalang ibaban ngayon si Franco sa mga higher ranks. Ang tank na tinatawanan lang sa lower rank kasi palyado ang hook, ayun, binaban na ngayon sa higher rank. Kinatatakutan na, Brad. Kaya naman kung takot na takot kang mahook ni Franco, magtago ka sa likod ng kasama mo para siya yung mahook, hindi ikaw. Sikreto ng mga MVP. Number 3, Parsa. Kung matatandaan nga natin, ang dating Parsa nga dito ay may tatlong skill lang. Ang first skill niya ay pwede siyang makalipad pero saglit lang. Meron din nga siya ditong second skill na pang damage. At syempre, may ultimate siya dito na mabilis mag cooldown. Na pwede mong gamitin tuloy-tuloy, i-click mo lang yan ng i-click. Yan nga yung katangian ng dating Parsa. Na mula nga nang baguhin ngayon si Parsa, ay binaban na ito. Mapa epic man o kaya mythic, binaban talaga itong si Parsa. Naniniwala kasi ang mga players dito na kapag nakakita sila ng itim na uwak, mamalasin sila. Kaya naman bago pa sila makakita noon, ibaban na nila si Parsa. Siya lang naman yung may itim na uwak dito eh. Ngayon alam mo na ang tunay na dahilan kung bakit binaban si Parsa. Kidding aside lang mga kaloko, kaya nga ito binaban si Parsa ay lalong pinatagal ang paglipad niya na pwede pa siyang lumipad dito sa labas ng mapa at mas pinalakas ang bawat tirahan niya. Mas masakit na ngayon si Parsa na talagang maiinis ka talaga sa sobrang lakas ng damage niya
kaya naman madalas ng iban ngayon si Parsa. Number 2, Valir. Isa pang hero nga na binago ni Monton ay si Valir, na talagang kitang-kita nga ang pagbabago sa kanya. Pati nga yung sarili niyang katauhan binago niya na rin. Siyempre, pati yung skill niya. Mas pinalakas nga itong si Valir, na halos patuloy kanyang ini-stun kapag ginamit niya dito ang kanyang first skill at patuloy kang tinatamaan nito. Kaya naman mababanas ka talaga sa hero na ito at talagang maiisipan mong iban ang hero na ito. Kalalabas pa lang ng bagong Valir ay napunta agad siya sa ban list. Marami kasing naiinis ngayon kay Valir at hindi mo nga ito malapit-lapitan dahil nga sa may second skill na ito na kaya kanyang ipagtabuyan kapag wala ka ng pakinabang sa kanya. Pagkatapos pagsawaan, ayun, pinagtabuyan. At last but not the least, number 1, Layla? Marahil nagtataka kayo kung bakit nandito si Layla. Na-revamp ba siya? Lumakas na ba si Layla? Bagong katatakutang hero na ba si Layla? Mawawala na ba yung Layla tank? Sa kasamaang palad, hindi. Wala pa nga update dito sa advanced server na pinalakas si Layla. Hindi pa ito nangyayari, Brad. Ang totoo kasing dahilan kung bakit binaban natin itong si Layla kasi nga ayaw natin gamitin ito ng mga kasamahan natin. Kasi alam naman natin na mangangancer na naman sila. Kaya upang masira natin yung plano nilang pangangancer, binaban natin ngayon si Layla. Na minsan magtataka tayo, epic pataas na sila tapos maglalayla sila? Common sense naman. Hindi naman sa minamaliit natin si Layla. Well, parang ganun na nga. Kasi naman no, ang daming magagandang marksman bukod kay Layla, tapos siya pa yung pipiliin mo? Pinipili lang talaga nila si Layla para lang mag-troll. Mangansar na naman buong game. Nagpapataas ka ng rank, tapos maraming magtotroll na naman sa'yo? Nagpapakandahirap ka dito maglaro at magpuyat, tapos panay-troll yung teammates mo? Kaya nga dumating sa puntong ayon, binan na talaga si Layla. Para maiwasang ipik ito ng mga cancerous na kasama mo. Nakakabanas eh. Seryoso ka tapos yung kasama mo hindi? Ang hirap talaga maging solo player. Sana all my teammates. At ito nga mga kaloko ang mga heroes na hindi mo akalaing makakapasok sa ban list. Ikaw, alin dyan yung hero na kinaiinisan mo? I-comment mo na yan below mga kaloko. At sa mga hindi pa subscriber ng channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit ang notification bell sa ganun. Magiging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Salamat ulit sa panonood mga kaloko.